Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-aaralan natin sa module ng edukasyong pangkalusugan ay ang pagkain, suriin bago kainin. Ang kalusugan ay kayamanan, kung kaya't dapat natin itong pag-ingatan. Kamusta ka? Halina at simulan na natin ang iyong aralin. Alam mo bang mayroong tamang paraan sa pagpili ng pagkain iyong bibilhin at kakainin? Sa iyong pagbili ng mga produktong pagkain, dapat maging isang matalinong mamimili sa pamamagitan ng pagtingin at pagsuri sa nutrition facts nito. Sa araling ito, iyong matututunan ang tamang paraan upang iyong mapili ang produktong iyong bibilhin at kakainin. Iyo ring matututuhan ang pagkukumpara sa nutrisyong taglay ng mga produktong pagkain sa pamamagitan ng pagkumpara sa mga nutrition facts nito. Ang pagsuri sa nutrition facts ay mahalaga sa isang batang katulad mo, lalo na't dito nakabase ang sustansyang nakukuha mo at kung ano ang epekto nito sa iyong katawan. Ang pagtingin at pagkumpara sa mga binibiling pagkain ay nakatutulong upang maiwasan ang sobrang pagkain kung ito ay nakasasama at kung ito ay sapat lamang. Maraming pagkain ang pare-pareho na lamang, ngunit mayroon pa rin itong pagkakaiba. Dapat mong siguraduhin, mapipili mo ang mayroong sapat na nutrisyon. Piliin ang produktong magbibigay sa iyo ng mas marami at mas kapaki-pakinabang na bitamina at mineral. Narito ang halimbawa ng nutrition facts na kadalasang makikita sa ating biniling pagkain. Makikita rito ang bitamina at mineral na kapaki-pakinabang sa ating katawan tulad ng calories. Sustansyang makapagbibigay ng enerhiya sa katawan. Sodium. Sustansyang nakapagpapaayos ng daloy ng likido sa katawan. Dietary fiber. Uri ng mineral na hindi natutunaw at nilalabas lamang ng katawan ngunit nakalilinis ng digestive system. Protein. Sustansyang nakukuha sa pagkain ng karne ng hayop at gulay. Calcium. Sustansyang nakapagpapalakas ng buto. Ilan lamang yan sa bitaminang makikita sa nutrition facts. Halina't simulan na nating sagutan ang mga pagsasanay sa module na ito. Narito ang iyong unang gawain sa module na ito. Pag-aralan ng mga nutrition facts sa ibaba. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan tungkol dito. Pagkumparahin ang dalawang nutrition facts upang malaman ang tamang sagot sa bawat katanungan. Balikan. Base sa nutrition facts sa ibaba, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Basahin mabuti ang nutrition facts upang masagot ang mga katanungan. Pagyamanin. Pag-aralan at pagkumparahin ang mga sumusunod na nutrition facts. Bilugan ang titik na nagtataglay ng mas sapat na sustansya para sa batang katulad mo. Paghambingin ang mga halimbawa ng nutrition facts sa bawat bilang upang malaman kung alin ang may sapat na sustansya sa isang batang tulad mo. Isaisip. Kumpletuhin mo ang pahayag sa ibaba sa pamamagitan ng pagsulat ng tamang salita sa bawat patlang. Basahin mabuti upang maibigay ang salitang kukumpleto sa pahayag tungkol sa wastong pagsuri ng pagkaing bibilhin o kakainin.
Tayahin. Aralin at suriin mo ang nutrition facts sa ibaba. Ito ay nutrition facts ng tatlong tinapay na maaari mong kainin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol dito. Paghambingin ang tatlong nutrition facts upang malaman kung alin ang maaaring kainin ng isang batang tulad mo. Karagdagang gawain. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin sa kahon sa ibaba ang iyong magiging sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Piliin lamang ang akmang salita na hinihingi ng bawat pangungusap base sa iyong natutunan sa araling ito. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa susunod na module.